Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa kanto ng Dimasalang, sa kanitong Maria Clara. So, andito ngayon yung Task Force Special Operation ng MMDA. Dito na si Colonel Rojas at nagmamando. Ito, kanya-kanya sila ligpit, kinukuha na nila bago sila maunahan ng bago makumpiska ng MDA. Ito, kanya-kanya nila tinatanggal yung tolda dahil alam nila nga dito na yung clearing operation. So ayun ang truck at nahuli, pero dire-diretso lang ang karga ng mga obstructions na madadaanan sa kalye. Tapos ito naman yung ibang team ng Task Force Special Operation ng MMDA at patuloy na naninikit ng mga illegally parked, at saka ito nahuli ng mga walang helmet at mga nakachinilas. Ito yung ambulance at ito naka-illegally parked. Tikit na rin ito. Ito na yung truck. Andito ako ngayon sa ibabaw ng truck. Ito na yung mga nakuha along Maria Clara. Sila Colonel Ruas ando doon sa unahan. Patuloy ang paninikit ng mga iba nating kasamahan doon sa unahan. Ito pa, isa pang ambulance. Bali, magkatabi ito. Itong ambulance na ito, saka ayun, magkatabi, magkasunuran lang sila. So, ticket ito. So, dito na lang ako sa truck sa Asampa dahil mabilis. Mabilis itong clearing. Ito, nakaharang talaga ito sa sidewalk eh. Kaya, kinukumpis ka na ng MMDA. Talagang obstruction talaga ito. Baba muna tayo. Nasa Maria Clara pa rin tayo. Colonel Rohan at siya talaga yung nangunguna dito sa operation. Ito ay babasa bago pa ito. Babaya.
Ito, lumabas na yung may-ari pero huli na. Dito na tayo sa kanto ng Maria Clara sa kanitong Blooming Treat, at dito kumanan yung clearing operation along Blooming Treat. Ito nga pala ang kine-clearing ngayon ng MMDA along Mabuhay Lane. Sakop pa ito ng Mabuhay Lane. So kaliwat kanan, bawal po ang parking sa mga obstruction. Kaya lahat ng madaanan, lahat ng mga illegally park, lahat yan titikitan at hahakotin, isasampa dito sa truck. Ang dami oh, ang dami mga naka-illegally park dito. Mga tricycles. Ha? Ito, ang dami nito sa sidewalk. Ito, sa halip na madadaanan ng mga tao, wala na dahil nakaharang na ito. Itong tindahan na ito talagang tatanggalin. Ililipit na lang nila ang kanilang paninda, pero itong patungan, haakutin ito at ilalagay sa truck. Ito sa unahan, yung mga tarapalo. Tatanggalin na lahat ito. Talaga nakaharang sa kalye. So ito hindi patay, walang lamay dito. Ayun o, bali nag-inom lang sila rito. Ayaw kayo mga kasiyo ng beer. So na yung truck, medyo nauhuli tayo.
Andito na tayo sa kanto ng Blumentritt sa kanitong dapitan. Ito talaga nakaharang sa kalsada. Kaya kinumpis ka ng MMDA. So pwede naman tubusin yan. Kailangan nilang pumunta sa impounding area para maklaim lahat yan. Tumado. Nasa along Blumentritt Street pa rin tayo. Dito sa Manila. Nandito na tayo sa kanto ng Espanya Boulevard sa kanitong Blumentritt. Itong kine-clearing dito sa Blumentritt nasa isang side pa lang. Hindi natin alam kung iikot ito banda sa kabila. Ito, ticket na ito. Ito na si Colonel Ruat at nagbabando. Ang Task Force Special Operation nandas sa kabila. At hakotin yung mga obstruction doon. Sa kabila, ang dami, oh. Punta natin sa kabila. Tingnan natin doon sa kabila. Ito yung manok. At dito nakasuga. Yung area na yun na kini-clear, nasa kabilang side ng Blumentritt. Yung mga paninda or yung mga pagkain na pinapasok mo na nung may-ari pa ukunin yung mga patungan. Yung mga patungan lang ang kinukuha. Sa kabila, oh. Magkatabi. Magkatabi yung kalendar yan. Hindi natin makakover lahat, mga kabayan. Ang bibilis nito. Meron dito. Meron sa kabila. Yun. At meron to sa unahan. Bali, tatlong team ito. Naghahakot ito. Ito naman, nagtitikit ng mga illegally parked. Ito sa kabila, oh. Sa kabilang side ito ng Blumentritt. Ayan. Kaliwat kanan yung mga nakapark. Kaya titikitan lahat yan. Ito mga motor ito, talagang dito nakapark. Titikitan lahat, oh. Ang dami nito, mga kabayan, oh. Ang dami mga motor nito na nakapark talaga sa daan. Nasa kalsada na talaga nakapark. Wala namang bayad pag tubos niyan, walang bayad. Kaya nga, kasi pag kinarga na, wala na yan. Tubusin mo na sa Pasig, walang bayad yan. Kasi sila magkano yan, eh, oh. Ang giant media nila, so, sabi yung nakayero, nakayero. Nandito na tayo sa kanto ng Blumentritt sa kanitong Santo Tomas. Dito pa rin sa Manila. Ito, ang dami rito. Talaga ang mga nakaharang nasa sidewalk. Ito na sa kanto tayo ng Blumentritt sa kanitong Matimias.
So nandito na tayo ngayon sa Vicente Cruz. Kagagaling lang natin sa Pajardo. So ito, titikita na ito, obstruction na ito. Yan, tinuro na ni Colonel. Saka yun, sa may silong ng puno. Pero ting tricycle doon at titikita na. Itong tolda, natutulog pa si Kuya. Nandito na tayo sa may Tayuman. Ito, ang dami naka-illegally park dito, along Tayuman. Ito, ang dami rito. Dito lahat nakaparada. Nasa sidewalk lahat. Illegal park dito. Ang dami, ang daming motor dito. Ayun, hanggang sa dulo. Lahat talaga nakapatong sa sidewalk. Ito, pinagtuturo na ni Colonel. Lahat ito titikitan. Meron nakapark dito at meron din nakapark doon sa loob para talagang naka-organize ang parking dito. Yun nga lang, itong sidewalk, nagawa nilang parking area. Maganda sa dulo. Ang haba pala nito. Ito naman sa kabila, naharang ng Task Force Special Operation ng MMDA na walang helmet. So hanggang dito, ang haba. Ayan, ito hanggang sa kabila. Parking ticket na may bayad. Ito, ibig sabihin, nagbabayad sila sa Manila ng parking. So ito, ibig sabihin, allowed sila mag-park dito dahil may parking ticket. Ayan. Kami national kami yun ano yun ito kasi gutter to dyan pwede dyan ito dyan pwede dyan ha ay hindi mo lang puno ayun sa lalabot ko kung puno yun dito ang inaano ko ito ito itong way na ito bangketa kasi dito kuya bangketa to ito, ito ayon kay Colonel Rojas itong mga nagpapark na motor dito ay nagbabayad sila ng parking sa City Hall yun nga lang ayon kay Colonel Rojas pangkita ito at saka national yung MMDA sabi niyo puno
nga, eh problema ko yun. So ayan o, saan po po kayo nagbabayad? May ano po rito, may naniningin po eh. Saan po ito, City Hall ng Manila? Yun po. Sir, dyan po kami nakaparada, sir. Kami nagkano rito, papaliwanag lang. Kung dito, dyan bawal na rito ha, dito ka nagpaparada ha, bawal dito. Inalis ko lang naman po sir, kasi nakala ko po sir. Bakit ka bumalik? Hindi po sir, sabi kasi nila po. Dito lang kasi pwede pumalada. Bawal wala ka ng mga helmet. Boss, hindi pa kinakausap boss. Pag kinakausap po. Meron naman po sir. Ba't di mo sinusuol? Hindi ka nalang dispensa. Kasi mali talaga yan. Ano ka nang dito bawal. Kayo, napapatikit yan. Kayo, sa barangay ako dito sir. O yun, pero ayusin nyo. Hindi ka na sir. Oh, ako rin pasensya rin. Ha? Colonel, good morning po. Ayon sa may nakita po ako ditong parking ticket na ibig sabihin nagbabayad sila sa City Hall. Ano po masasabi niyo po doon? Ay bawal po 'yon, kuya. Bawal po 'yung napapabayad sila ng parking fee dito. Lalo-lalo na obstruction pa 'to. Pato ito. Okay na sana kung dito lang sa kabilang side. Eh ito daanan 'to eh. So, pakikipusap ako sa kanila, huwag sila magbayad sa nagpapatakbo. Dahil sana pupunta yung binabayad nila. Nakita ko po, Colonel, doon sa resibo, sa parking ticket ay City Hall of Manila. City Hall of Manila, saan ka napupunta yun? Sa barangay lang yan. Ang talagang, ito talaga, nakagawian na talaga rito, meron silang ginagawang ticket. Ang tanong ko lang, Colonel, halimbawa, mayroon nagbabayad sila ng parking area, pag nadaanan po ba ng MMDA, wala po silang excuses dahil national po ng MMDA? Correct. National ang dinaanan namin, sila nasa ibabala naman. So kami yung karapatan magkano sa kanila. Magbawalan sila, bawal mag-park dito sa pathway na ito. Dahil ito, obstruction ito na kaya naman. So mas maganda dyan sila. Yan. Ito ang pinakamagandang place ko. Yan sa loob. Hindi ko sila pagbabawalan dito. Sa aking opinion, okay sila rito. Pero pagdating dito, hindi sila pwede rito. Okay, Colonel, maraming salamat po. Salamat po, salamat po. O ayan, mga kabayan, ang ganda nga naman pala tingnan. Wala na yung mga motor dito. Nadadaanan na talaga ng tao. Hanggang doon, no? Yun doon, natikita na yun doon. Hanggang doon, sa dulo. Ayan, puro motorcycle kanina nakaparada dyan. Ngayon wala na. Malinis na. Bukod na lang dito sa mga jeep na to. Ayun o, yung mga parking ticket na katunayan, nagbabayad sila dito sa, ayun nga kay Colonel, hindi alam kung saan napupunta yan. Ito lang, sir. Oh! Hanggang doon. At hindi dito pinikita, hindi tayo uuwi sa mga hapon. Magmula roon, sa may tapat ng truck, lahat ito ticket. Lalong-lalo na dito. Dahil ayon sa MMDA, illegally parked na saka ginawa na talagang terminal. Ito. Ayun ang reklamo na mismo yung principal ng Ray Bonifacio na ginagawang parkingan na rin. Eskwilaan pala ito mga kabayan, eskwilaan pala ito. So consider na itong illegal parking or illegal terminal. Hindi naman, illegal parking lang. Ah, illegal parking. Wala silang pa-parking ha. Ayun, nandito tayo ngayon sa may Dagupan Street. Sa kabila lang nito, Tayuman. So yung e-bike na yun, ihilayan yan or isasampa sa truck.
ito yung mga kinokompiska ng MMDA, yung mga unattended lang. Pero pagka naagapan naman ng mga mayari, ayan, naililigpit nila. Ang dabi dito mga kabayan sa Dagupan Street. Ayan o, ticket lahat yan. Andun pa yung truck o, nahuhuli dahil sampa lang ng sampa. Ito hindi pa tumatalima yung mga may-ari nito. Hindi pa umalis. Alam na mayroong clearing operation. Ayun, natikita na pala. Ito, ticket ito. Palabas na pala, palabas na tayo ng Claro Emerito. Ayun na yung Totoban Center, oh. Masapat ng kaliwa. Ang daming truck. Ayan, ticket lahat, oh. So, halos ng kalahati ng kalsada, kuha na nila. Ang lalaki ng truck na ito. Pero mas si Kuya, nahuli dahil walang helmet at saka nakatsinilas lang. Ang haba nito, hanggang doon sa may traffic light. Ito mga truck na ito. Ito, nasa kanto na tayo ng Claro Emerito, sa kanitong Dagupan, Dagupan Street. At ito naka-park lahat itong mga motorcycle. Nakaharang talaga sa sidewalk. Ayun o, nakakulambo pa yung isa.